Hello guys! Kumusta na kayong lahat? Flex ko lang itong printer na Epson L120. Ang problem nito ay nagkakaroon ng line pagka nagpiprint at nawawala yung mga other colors. Naging ganito siya dahil hindi siya masyadong ginagamit itong printer na ito. Kaya bumara yung mga na-dry na ink sa rubber hose niya. Yan, medyo malaking trabaho itong gagawin natin. Ito yung parang pinaka-bane na makikita nyo dyan sa video. Ngayon nating ituturo itong pagtanggal ng anim na screw. Dalawa sa ibabaw at yung dalawa nasa side. Yan, left and right. So ang gagamitin nyo, Phillips screw. And pagkatapos yan, natanggal nyo na yan, tatanggalin nyo naman yung pinakatakip ng mga ink. Bali, apat yan. Yan ang color yan. 4, ano. So pagka natanggal nyo yan, tsaka nyo tatanggalin yun namang cover na black ng lagayan ng ink. Pag natanggal nyo yan, merong nakahide na dalawang screw sa lower part, sa bottom. Balik muna natin yung kanyang takip ano, para hindi tumapon yung ink. So alisin natin yung nakahide na dalawang screw. Yan. So pag natanggal nyo yan, tsaka nyo medyo isa-separate yung ink sa kanyang body. Pagka natanggal nyo na yung i-separate nyo na yung ink sa body, tsaka nyo matatanggal yung the whole cover ng printer. And medyo gagamitan nyo ng force yung pagtanggal ng cover kasi medyo maganit siya. So yan, natanggalan natin ano. Ngayon, pakita ko sa inyo yung loob, yung pinaka ano niya, yung hose niya, yung rubber hose, and yung mga ribbon. And ito namang tatlong yan or apat na makikita niyo sa screen ay mga syringe. Yan yung panghigop natin na ang mga ink ano. So yung syringe niyan, meron siyang mga kasama accessories katulad niyan, solution, cleaning solution. Gagamitin niyan para mapalambot yung ink na nasa loob ng hose na rubber. Yan. Pero gagamitin naman natin yung syringe para tanggalin yung mga ink na nasa loob ng cartridge niya. Yan. Kaya mahaba yung kanyang syringe ano, meron siyang extended na hose na rubber din para mahigop yung kabuuan ng lahat ng ink na nasa loob ng cartridge niya. So gagamitin tayo ng mga tissue, yan, pampunas, kasi pag kumalat yan, mess. So yan, lagyan na natin ng extended na point ano, yung pinaka panghigop niya ano. So rubber din yan, rubber hose din yan. Yan. So i-push lang natin mabuti para pumasok ano. Nabibili yan online, kasama na dyan yung cleaning solution mga kaibigan. So pagka nailagay na natin, pwede natin gamitin ano. Start na tayong maghigop. And ito yung mga lagayan niya ng mga ink ano na itatapon na natin. Then ito naman mga naka-separate na lagayan na plastic. Diyan natin ilalagay yung bawat color na ink na makukuha natin kasi pwede pa natin gamitin o recycle sa mga susunod na panahon kung hindi siya matutuyo ano. Ay kung hindi siya tama, kung hindi siya madadry. So yan, per color, per piece ano, bawat isang syringe, isang color. Yan, hindi pwedeng magkakasama kasi magkakahawaan yan. So yan, i-suction lang natin mga kaibigan yung color blue and ilagay natin dun sa isang plastic na lagayan ano. Okay, hanggang sa maubos yan mga kaibigan, higop lang ng higop yan. Dapat maubos nyo yan hanggang sa ilalim. Kasi kailangan i-dry o tanggalin natin yung ink na nasa ilalim para matanggal din naman natin yung ink na nasa loob ng hose mismo. Yan. Kasi pag din natin na tinanggal yan, so sayang din yung ink. At saka, syempre, parang hindi natin makikita na na-solution na natin yung problema pag hindi natin tinanggal yung ink, lahat ng ink na nasa loob ng cartridge, ano, sa kanyang tank mismo, sa lagayan. So yan na, nasa color yellow na tayo. Then yung sa dulo naman ay color black. So yung mga syringe na yan, pwede nyong itago. Linisin nyo muna bago nyo itago para for the future na paggamit natin yan sa susunod na paglilinis natin.
Kaya take note lang mga kaibigan, ano, kapag gagamit kayo ng printer, siguraduhin yung regular nyong ginagamit, kasi nagiging ganito yung problema kapag hindi natin masyadong ginagamit, natutuyo yung ink dun sa pinaka hose niya, rubber hose niya. Diyan naman sa tank o sa cartridge niya, hindi naman siya matutuyo dahil marami yan. Dun lang sa mga rubber hose niya, papunta dun sa pinaka head niya. Yan. So, ano na yung next na gagawin natin mga kaibigan? Ang gagawin naman natin ay alisin natin yung kanyang pinaka-final na cartridge sa kabilang end ng hose, ano. Yan, gamit ang flat screw. Yan, pagka natanggal niyo na yan, lagyan natin ng tape, ano, para hindi ma-pressure yung bot cartridge o hindi mahatak. Yan, hindi masira. Kaya lagyan natin ng tape. Ngayon, kapag nalagyan natin ng tape, pwede na nating isaction yung natitirang ink na nasa loob mismo ng cartridge o ng host. Pero, siyempre, dry yung ink na nasa loob ng host eh. So, hindi natin mahihigop yan. Gagawin natin, lalagyan natin ng cleaning solution. So, yung cleaning solution na yun, mga kaibigan, yan yung magsisilbing paraan para yung tuyo na nasa loob mismo ng hose o nandiyan sa cartridge ay magmelt, ano, lumuwag siya para mahigop natin yung dry na ink sa loob. Ngayon, i-shake lang natin na ganyan, then higupin natin o i-suction natin ng syringe yung ink na nasa loob mismo ng cartridge, ano. Ngayon, siyempre, dry yung nasa loob ng hose. Eh. So, paano mahihigop yun? Paano maalis yun? May isang paraan para magawa yan. Dahil yung syringe ay merong suction at meron naman siyang discharge. Kaya, ang gagawin natin, hindi lang natin isa-suction. Ipupush din natin yung hangin para maalis yung clog na dry na ink na nasa loob ng hose. Yan. So, kung mapapansin nyo, ano, hindi siya mahigop yung ibang color o yung ibang ink na nasa loob ng cartridge na yan o na nasa loob ng hose dahil dry na nga. So, ang gagawin natin, ipupush natin. Yan. Ipupush natin, lalagyan natin ng pressure yung syringe, then ipupush natin doon sa mismong cartridge papunta doon sa hose. So, lalabas doon sa malaking tank, ano, kung makikita nyo yun dyan sa view, pumupunta dun sa tank na malaki. Ayan, so medyo maluwag na siya, no? Ibig sabihin, gamit yung hangin or yung solution na nilagay natin mismo sa pinaka syringe, na matatanggal niya na mismo yung pinaka ink na nasa loob ng hose. So medyo mahirap gawin dahil dry na siya. So, kung wala yung cleaning solution, hindi natin matatanggal. Kasi yung hose na yan ay mahal. Oh. Isang ano yan, isang kit yan na pagka nabili, medyo mahal yan pagka binili. Kaya para masolusyon na lang natin, dry lang naman yung ink. Gamitan natin ng ganitong pamamaraan. Lilinisin natin. Ano. So, ginamitan natin ang solution, pinadaan natin dun sa hose niya o dun sa maliit na cartridge, papunta dun sa malaking cartridge. So, pagka ganun, tuloy-tuloy na yung flow ng ink na ilalagay natin o yung bagong ink na ilalagay natin dyan sa cartridge niya mismo, sa final, ano. So, itong next natin ay alisin natin yung accessories na kasama ng print head. Yan, pagkatapos ay tanggalin naman natin yung screw ng print head. Yan, importante na malinis natin yung print head, mga kaibigan, dahil kasama yan sa dinadaanan. Oh, pinaka-final yan na dinadaanan mismo ng ink, ano. So, ang printhead ay mukha siyang LCD, ano, o liquid crystal display ng mga alarm clock natin nung sinauna. O yung mga beeper nung sinauna, ano, ganyan itsura. Okay, alisin natin yung ribbon wire. Ingatan nyo lang sa pagtanggal dahil pwedeng maputol yan at sa pagbalik mamaya. So, yan na. Isa pala sa pinakamahalagang dapat nating ingatan ay ang mabasa yung print head sa loob. So, kapag lilinisin natin yan, dampi-dampian lang natin ng tissue yan at lagyan natin ng
solution dun sa pinakabutas. Yan, diyan natin ilalagay yung solution, ano. Then higupin natin. After na mahigup yan, ilalagay naman natin dun sa pinaka-printhead. Itutusok natin dyan, mga kaibigan. Yan. So, mapapansin nyo dyan, apat yan. Yung apat na yan, ipush natin, padadaanin natin dyan yung solution para lumabas dun sa pinaka parang LCD, ano, yung printhead. So, pakita ko sa inyo, mga kaibigan, kung paano lumalabas yan. Ano. Kakaiba yung itsura niya. Yung actual na nangyayari sa loob ng printer kapag tayo ay nagpiprint. Kasi sama-samang kulay yan eh. So, dahil sa AI or Artificial Intelligence, nagagawa ng printer at ng computer na makapagprint. Depende dun sa iniutos mismo o kinumad mismo galing sa PC natin. Ano. So lumalabas yung mga print, yung mga ano, yung mga ink diyan sa print head. Yan. So kung makikita niyo parang tumutulo lang, ano, tumutulo, pero hindi yan basta tumutulo. Ito yung nangyayari, ipakita ko sa inyo. Yan yung view sa ilalim, ano, itutusok natin diyan sa ibabaw at pagkatapos ganito na yung makikita niyo. Yan, alright. No, parang umuulan pala, ano? Iba't iba yung kanyang position, ano? Kumbaga, pahaba, palapad yung position niya. So, ganun pala yung nangyayari sa ating printhead kapag nagpiprint siya, ano? Okay. So, balik na natin, mga kaibigan. Yan, natapos na nating padaanan ng solution at linisin yung pinaka parang LCD niya, ano? Screen niya. Then ilagay na natin tong ribbon wire. Yan. Ingat lang sa pagbabalik ng ribbon wire. Dapat maayos dahil pagka hindi pantay yun, baka magkaroon ng problema sa electronics. Masisira yung electronics niyan. Or magkakaroon ng loose, ano. Kaya pagpasok nyo, sigurado nyo yung nakasagad siya at maingat nyo ipapasok. So ibalik na natin yung kanyang mga screw and yung accessories. So maayos na yan, mga kaibigan, ano. Assemble ulit tayo. I-assemble natin yung mga tinanggal natin ng mga accessories, mga hose, tapos yung mga screw, then yung mga cartridge. Yan. Okay. And then, ito na. Install na natin dito sa PC. Then, ito ay magkakaroon lang ng mga adjustment na iseset natin sa PC natin. Meron siyang interval na ilang minuto para mag-load siya ng ink from dun sa cartridge na malaki papunta dito sa print head. So, yan. Itatry na natin. Yan yung settings niya. Makikita nyo dyan yung good and bad situation kapag nag-print tayo. Pwedeng hindi pa kompleto dahil may problema pa yung ano, yung kanyang flow ng ink sa loob ng hose, ano. So ito naman, success naman, wala namang problema. And ito, kung mapansin ninyo, nagpiprint na siya. Yan, kompleto na siya, hindi katulad nung una na kulang ang kulay at saka may mga line. Alright! Okay, sana nakatulong sa inyo ito, mga kaibigan. Dahil may PC nga kayo at kailangan nyo ng printer, at kung may printer naman kayo, nagloko ito dahil hindi nyo nga nagamit ng mahabang panahon. So ito na yung step by step, mga kaibigan, kung ano yung dapat nyo gawin. Malaking tulong ito para sa inyong lahat. Gamitin yung printer nyo pagkatapos na mai-repair nyo, ano. Huwag sana ma-stuck para hindi magaya sa printer na ito. Okay, salamat sa inyo at sana ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. At hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na video.